Sa gitna ng iyong kabisihan, napapansin mo pa ba ang mga tao sa paligid mo na higit na nangangailangan? Mapagpalang araw ng Martes, minamahal kong kapanalig. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagpanibago ng ating pag-asang harapin ang mga sorpresa ng araw na ito ng may lubos na pananampalataya. Totoong every gising is a blessing. Kaya sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos na pagkaluban tayo ng pusong mawain na handang tumugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Ito ang katangiang ipinakita ng Panginoong Hesus ng kanyang pagalingin ang binatang anak ng isang balo sa ating mabuting balita. Pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain at sinamahan siya ng kanyang mga alagad kasama ang maraming tao. Habang papalapit siya sa pintuan ng bayan, tamang-tama namang inilalabas ang isang patay, ang nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina, at ito'y isang byuda, kaya sinamahan siya ng di kakaunting tao mula sa bayan. Pagkakita sa kanya, nahabag sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Huwag ka nang umiyak." Lumapit siya at hinipo ang kabaong. Tumigil naman ang mga may dala at sinabi niya, "Binata, iniuutos ko sa iyo, bumangon ka." Umupo nga ang patay at nagsimulang magsalita. At ibinigay siya ni Hesus sa kanyang ina. Nasindak ang lahat at nagpuri sa Diyos at sinabi, "Lumitaw sa atin ang isang dakilang propeta at dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." Kaya't kumalat ang balitang ito tungkol sa kanya sa buong lupain ng mga Hudyo at sa lahat ng karatig na lupain. Magandang araw mga kapanalig, Brother Vince mo ng Society of St. Paul. Mga kapanalig, hindi po biro ang nangyari sa ginang na tampok sa ating mabuting balita ngayong araw. Masakit pakinggan na hindi lamang siya balo, pero ulila na din siya sa pagkamatay ng kanyang anak. Sa isang tagpo, nag-cross ang landas nila ni Jesus. Sinasabi po na si Jesus noon ay nasa Capernaum matapos pagalingin ang alipin ng sentoryon. Kaya nga marami pong sumusunod sa kanya, masaya sila at nagbubuni. Pero pagpasok nila sa bayan ng Nain, ang sumalubong ay mga taong nagluluksa at umiiyak. Tama lang ang pagdating ni Jesus, hindi lamang buhay ng anak ng ginang ang kanyang binuhay, pati ang patay ng pag-asa ng ginang na mabuhay pa. Kapwa niya itong binigyang buhay, dahilan na ang dalawang nagkasalubong na prosesyon ay mga taong kapwa nagbubunyi. Mga kapanalig, ganun din minsan sa ating buhay. Maraming pagkakataon, dinodouble kill tayo ng mga suliranin at unos. Pero darating si Jesus sa isang kaibigan, sa isang karamay, o sa sitwasyon na matiwasay. O sa mga mabubuting bagay, bubuhayin niya ang patay nating pag-asa. Ipinanunumbalik niya ang saya sa ating mga labi at puso. Masasambit din nating tunay ngang kapiling ng Diyos ang kanyang kawan. Lagi nawa nating pagningasin ang pag-asa sa ating puso. God will surely come right in time. Hindi lamang siya bumibisita pagkailangan natin siya. Lagi natin siyang kapiling. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po rin yung ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang, buhay na walang hanggan, kapiling ng Diyos, laging hangarin. Upang paglalakbay natin sa mundo'y maging makabuluhan at mabunga tungo sa buhay na inaasam natin.